Kabanata 236 hanggang 240. Hindi inaasahan ni Steve na makikilala niya si Wendy, na halos 10 taon na niyang pinapangarap, sa Brock County. Crush niya si Wendy since high school days nila. Si Steve ay itinuturing na pinakamadamdamin sa grupo ng mga humahabol kay Wendy noon. Gayunpaman pagkatapos ng napakaraming taon at kahit hanggang sa graduation, hindi na nagsalita si Wendy ng higit sa 3 pangungusap sa kanya. Lalo pat naging mas malapit sa kanya. Nang maglaon pagkatapos ng graduation, ang negosyo ng pamilya ni Steve na kasangkot sa mga materyales sa gusali ay lumipat sa Brock County. Dahil dito, unti-unti niyang binitawan ang nararamdaman para dito. Hindi niya akalain na muli niyang makikilala si Wendy. Kahit ilang taon na ang lumipas, sa isang sulyap lang ay nakilala pa rin ni Steve si Wendy. Samantala, nakita niya si Jasper sa tabi niya. Jasper, may pagdududa ang tono ni Steve, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Anong F**k? Ang isang mahirap na tao na tulad mo ay mayroon din kung ano ang kinakailangan upang magpakita sa isang 5-star hotel. Halatang halata. Nainisip ni Steve na si Jasper ang nang-aasar kay Wendy, at dahil sa pagiging matandang kaklase nila, pinatreat niya si Wendy sa isang pagkain sa hotel na ito. Kung hindi, ang kawawang taong ito ay hindi makakarating sa ganoong high-end na lugar sa kanyang buhay. Ang pag-iisip tungkol dito ay napasulyap si Steve kay Jasper ng may labis na paghamak. Steve, magkakilala kayo? Malamig na tanong ni Mark. Oo, sabi ni Steve na natatawa, si Wendy ay isang diyosa. Noong high school ko, paanong hindi ko siya makikilala? Si Jasper naman, schoolmate din namin siya, but he's just a genuine poor guy. Maaari siyang magsuot ng parehong set ng uniforme sa paaralan sa loob ng isang buong taon, at hindi ko siya nakitang nagpalit ng ibang set ng damit. May butas man ang mga damit ay ipinagpatuloy. Parin niya ang pagsusuot nito. Araw-araw, kumakain siya ng buns at adobo. Ang ilang mga tao ay naawa sa kanya at nag-aalok sa kanya ng pagkain, at siya ay magiging mas masaya kaysa sa isang aso. Natuwa si Mark nang marinig yon. Ano ang F**k? Isang kaawa-awang tao ang gumagawa ng isang aksyon laban sa akin. Bahagyang nagalit si Mark dahil sa takot sa isang kawawang lalaki kanina lang. Ang pag-iisip tungkol dito ay labis na ikinagalit ni Mark na gusto niyang punitin. Ang balat ni Jasper. Steve, please mind your language, malamig na sabi ni Wendy. Sa kasalukuyan, ang ikinairita ni Wendy ay ang pang-aasar ng ibang tao kay Jasper. Nasaksihan ni Steve ang pagtatanggol ni Wendy kay Jasper, at bigla itong nadismaya. Wala akong sinabing mali, hindi ba siya ang sikat na kawawang brat sa buong school? Wendy, alam kong napakabait mo, pero kailangan mong bigyang pansin. Huwag mong gamitin ang mga walang kwentang nilalang na ito dahil sa bagay na ito. Sabi ni Steve in a mystifying manner and then said to Jasper with a smile, as a man, I really F**king look down on you. Gayunpaman, bilang dati mong keskwela, bibigyan lang kita ng payo. Nagpapakita na si Wendy sa iyo ng ilang dignidad sa pamamagitan ng pagtrato sa iyo sa isang pagkain. O kung hindi, ang isang kawawang tulad mo ay hindi makakarating sa isang 5-star na hotel na tulad nito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mas mabuting umalis ka kaagad pagkatapos makuha ang mga benepisyo. Huwag kang masyadong makulat at ipilit na manatili rito. Napakagandang pananalita, tinitigan ni Mark si Jasper ng madilim na tingin. He then said with a masasamang ngiti, "Hoy brat, you're quite good at put on an act. Halos matakot ako sa'yo. Ngayon, paano mo gustong mamatay? Ha?" Naintindihan naman agad ni Steve nang makita ang eksena. Si Jasper, ang tanga na ito, na pumunta sa isang 5-star hotel at nag-overboard. Na-offend niya si Mark. Nang isipin niya kung paano umaasa ang negosyo ng kanyang pamilya sa pamilyang Zion, natuwa si Steve. "Young Master Zion, nasaktan ka ba ng hanggal na ito?" Magalang na tanong ni Steve. "Mayroon ba siyang kailangan para gawin yun?" Malamig nang umiti si Mark. "At most, naiinis lang ako sa mabahong amoy na lumalabas sa katawan niya. Naapektuhan ito ang mood ko. Nakuha ko." Tumango si Steve, umikot, at tumahol kay Jasper. "Bakit dito ka pa nagde-daydream?" Magmadali at humingi ng tawad kay Young Master Zion, pagkatapos ay mawala ka. "Maraming taon na tayong hindi nagkita,
Gayunpaman, ikaw pa rin, tumingin si Jasper kay Steve at mahinahong sinabi. Noon sa paaralan, ikaw ay isang alipinsa. Mga young masters mula sa mayayamang pamilya. Magaling kang kumuha sa mabuting panig ng ibang tao. Pagkatapos, ang iyong pamilya ay nakakuha ng kaunting kita sa pamamagitan ng isang negosyo na kinasasangkutan ng mga materyales sa gusali at ikaw ay naging proud. Sa ngayon, parang si Mark ang bago mong may-ari. Nang marinig ang komento ni Jasper ay naging mas madilim ang ekspresyon ni Steve. Wala siyang nakitang kasalanan sa pakikipagkapwa-tao sa mga may kapangyarihan at kayamanan, ngunit sa pagbulyaw ni Jasper ng ganito, parang sampal ito sa kanyang mukha. Sino ka para magkomento tungkol sa akin? Si Steve ay mukhang mabangis. Mas mabuti na ito kaysa maging isang kawawang brat na tulad mo, mang-abala sa isang matandang keskwela at magpahatid sa iyo kay Wendy sa isang high-end na hotel para i-treat ka sa isang pagkain. Papayuko sa iyo na humingi ng tawad kay Young Master Zion kung alam mo ang iyong katayuan, pagkatapos ay mawala ka. Pagkatapos ng lahat, kumain ka na. Maaari kang bumalik sa construction site at ipakita sa iyong mga kasamahan kung paano ka napunta sa isang 5-star hotel. As he was saying, biglang humagalpak ng tawa at proud si Steve. Ang isang tulad mo ay maaari lamang magtrabaho bilang isang trabahador sa isang site, nagpapalipat-lipat ng mga brick, di ba? Pwede mo akong pakiusapan. If you beg me and if I'm in good mood, I can arrange to have you take up foreman position, hahaha. Umisi si Mark at sinabing gustong maging foreman ang isang hanggal na katulad niya. Maglagay lamang ng isang metal na spring sa kanyang leeg at gawin siyang squat sa pasukan ng site. Maaari siyang maging isang asong tagapagbantay na nagbabantay sa site. Iyon ang pinakaangkop sa kanya. Tama ka, Young Master Zion, hahaha. Itinaas ni Steve ang isang hinlalaki kay Mark. Inilagay ang isang nakakabigay puri na ekspresyon upang makuha ang kanyang mabuting pakikitungo. Labis kayong busog sa inyong sarili at minamaliit ang iba. Bumangon si Wendy na may batong ekspresyon. Jas, alis na tayo. Gusto kong isuka ang pagsama sa mga taong ito. Umuso si Mark at hinaranggan si Wendy gamit ang kanyang katawan, na may kagalakan sa mukha, "Hoy beauty, huwag kang magmadaling umalis. Ano ang magandang tungkol sa asong ito? Napakalawak ng mundong ito. Ang isang kagandahang tulad mo ay dapat nakatapat lamang ng isang taong kasing ganda ko." Bumilis ang tibok ng puso ni Steve nang makita niyang nakatitig si Mark kay Wendy habang naglalaway. Si Wendy ang kanyang diyosa. Bihira lang ang pagkakataon na makabangga siya nito. Kaya naman, mayroon pa rin siyang iniisip tungkol dito. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang negosyo ng kanyang pamilya na umaasa sa kawang gawa ng pamilyang Zion, gumawa si Steve ng desisyon pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Tama na yan, Wendy. Ang Young Master Zion ay tagapagmana ng malaking pamilya ng Zion ng Brack County. Hindi siya isang taong may kukumpara sa ilang brats. Sa nakikita kong old schoolmates na tayo, ipapaalala ko lang sa iyo na ang swerte mo na si Young Master Zion ay handang makipagkaibigan sa iyo. Labis na nasiyahan si Mark sa komento ni Steve. He clapped his shoulder and said with satisfaction, "Not bad, magaling ka mag-analyze ng sitwasyon. Sobrang satisfied ako sa action mo." Napangiti si Steve at sinabi kay Mark, "I'm just stating the facts." Sa buong Brack County, sino ang hindi nakakaalam na si Young Master Zion ang numero unong tao sa mga nakababatang henerasyon? Malamig na sinulyapan ni Wendy si Steve at sinabing, "Noong nakaraan, naramdaman ko lang na isa ka lang walang spy na tao. Pero ngayon, bakit naiinis ako sa mga kilos mo?" Nang marinig ang komentong iyon ay napangiti si Steve sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang kakilakilabot. Sa pagkakataong iyon, tumayo din si Jasper at malamig na tumingin kay Steve at Mark. Bago pa man siya makapagsalita, nakita na ni Mark ang reaksyon niya at agad na ngumiti ng malamig bago sinabing mapangasar. F**ker. "Hoy brat, kanina pa ako natutuwa dahil hindi ko alam ang background mo, pero ngayon, iniisip mo pa rin bang takutin ako? Talagang basura, hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa Brack County, ako ang may pinakamaraming autoridad. Ang yabang mo." Napangiti si Jasper at nilagay ang tingin kay Mark. Sinabi niya nang may malalim na boses, "Sa ngayon, hindi makokontrol ng pamilyang Zion na sumusuporta sa iyo ang buong Brack County. Kung ikaw lang mag-isa,
Maglalakas loob ka na angkinan ang sarili mo bilang hari ng Brack County. Napangisi si Steve nang marinig ang komento ni Jasper. Tumingin siya kay Jasper na parabang nakatingin sa isang taong may kapansanan sa pag-iisip at sinabing, "B*starred ka. Wala ka pang kakayahan, you sure talk big. Alam mo ba kung sino ang pamilyang Zion? Ang pamilyang Zion ba ay isang taong katulad mo na kayang magkomento? Sino ka sa tingin mo? Hehe, taga JW Real Estate ako. Young Master Zion, dapat pamilyar ka sa JW Real Estate, di ba?" Hindi ipinagpatuloy ni Jasper ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan bagkus ay pinabulalas ito ng pat ago. Ang komento niya ay natigilan pareho sina Steve at Mark. Ang pamilyang Zion ay may mataas na awtoridad sa Brack County. Karamihan sa mga mamamayan ay natatakot sa pamilya ng Zion, kaya kakaunti lamang ng mga tao ang nang-ahas na sumama sa pamilya ng Zion. Sa panahong ito, ang tanging pagkatalo na dinanas ng pamilya Zion ay ang insidente sa bahaging iyon ng dekalidad na lupain. Wala silang magawa dahil maraming pondo ang kalaban. Kahit na ang pamilyang Zion ay isa sa malalaking pamilya sa Brack County, kapag inihambing sa JW Real Estate na sinusuportahan ng pamilya Schuler ng probinsya, hindi man lang maihahambing ang kanilang mga pondo. Dahil sa pangyayaring ito, ang pamilya Zion ay labis na nagalit kamakailan. "Hoy brat, taga JW Real Estate ka." Kinusot-kusot ni Mark ang mga mata para tingnan si Jasper at may pag-alit na tono. Habang nagsasalita ay nakatingin siya ng diretso kay Wendy na nasa tabi ni Jasper nang may biglang sumagi sa kanyang isipan. "Wendy Schuler, ang pamilyang Schuler, JW Real Estate." Bigla siyang may naisip. Si Wendy, ang taong nauna sa kanya, ay marahil ang anak ni Dawson Schuler ng pamilya Schuler. "Isang tao mula sa JW Real Estate, ang aking asno. Sinasabi ko na ikaw ay isang manggagawa lamang. Nagtataka ako kung ano ang ipinagmamalaki mo. Pero, aso lang ang amo mo," malamig ng ngiti ni Steve. Narinig naman ito ni Wendy na nasa tabi at ayaw ituloy ang pag-uusap nilang dalawa. Pakiramdam niya ay sobrang pile ang dalawang lalaking nasa harap niya. Umikot siya at sinabi kay Jasper, "Jasp, let's go." Isang maalalahang ngiti ang pinakawala ni Jasper sa dalawang lalaking iyon at inilabas si Wendy. This time, hindi na sila hinarang ni Mark. Nang may sinusubukang sabihin si Steven, sa halip ay pinigilan siya ni Mark. "Young Master Zion, hahayaan mo na lang bang umalis ang B*starred na iyon?" Maingat na tanong ni Steve. Umisi si Mark at sinabing may malalim na tono, "Gago ka talaga. Isipin mo, sino ang boss ng JW Real Estate? Sino pa kung hindi si Dawson Schuler, ang chairman ng Schuler Group?" "Walang iniisip," nasagot ni Steve. "Gamitin mo ang bobo mong utak at mag-isip ka. Anong apelyido ni Wendy?" malamig na sabi ni Mark. Siyempre, ang pangalan ng pamilya ni Wendy ay hinayaan ni Steve na nakabitin ang kanyang pahayag. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata at sinabing, "Nahihirapang paniwalaan, Young Master Zion, sinasabi mo. Hindi pwede, tama. Paano posible na ang isang bagay ay maaaring mangyari ng nagkataon lamang? Mag-aaral kami ni Wendy noong high school, at hindi ko alam na si Dawson ang ama niya." Sinulyapan ni Mark si Steve at dirdiretsong sinabing, "I know right. Malalaman natin kung magpapadala ako ng isang tao upang tingnan ito. Hindi naman ito sikreto. Si Jasper naman, he doesn't look like a capable person," malamig na sabi ni Mark, "ang galing niya umarte." Napangiti si Steve at sinabing, "Isa lamang siyang mahirap na lalaki na umaasa sa kanyang kasintahan. Hindi siya nararapat na mag-ingat. Maniniwala ako na si Wendy ay mula sa isang napakayaman na pamilya, bagaman." Pagkatapos ng lahat, ang aura na nagmumula sa kanya ay hindi karaniwang nakikita sa mga anak na babae ng anumang ordinaryong pamilya. Ngunit alam ko ang tungkol sa background ni Jasper ng perpekto. Siya ay mula sa isang mahirap na pamilya ng pagsasaka. Noong ikatlong taon niya sa high school, palagi siyang minamaliit at tinatrato na parang aso. Siguro nabangga niya si Wendy pagkatapos ng graduation at gumamit ng mga underhanded na pamamaraan para maawa si Wendy sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng trabaho upang mabuhay. Sa ngayon, parang ginagamit niya ang pagkakakilanlan ni Wendy para mag-artista. Kahit na sinabi ni Mark na bobo si Steve,
Ang mga sinabi ni Steve tungkol kay Jasper ay halos katulad ng iniisip ni Mark. Isa sa alang-alang ko ito dahil hindi ka naman ganap na tanga. Sa tingin ko ang mga bagay ay tulad ng sinabi mo. Malamig na sabi ni Mark, kung anak ni Dawson si Wendy, hindi natin mapipilit ang daan ngayong gabi. Gayunpaman, huwag matakot. Gaano man kalakas si Dawson, maaari ba siyang magbigay ng tulong sa Brack County? Kung maglakas loob siyang tumulong, puputulan ko na lang. Tumawa si Mark at naglagay ng malademonyong ekspresyon habang sinasabi, I'm still hoping that Wendy is his daughter. Young Master Zion, ayaw mo bang ipaliwanag iyon? Tanong ni Steve. Napakaraming pera ang ginamit ng JW Real Estate para mabili ang lupang iyon. Kung walang pahintulot ng pamilya Zion, maglalakas loob ba siyang simulan ito? Imposible. Kung anak niya si Wendy, kailangan niyang puntahan si Wendy sa akin para makipag-ayos. Kihihi, kung pwede akong maging manugang. Ni Dawson, walang masama na hayaan siyang paunlarin ang lupaing iyon dahil magiging akin din iyon. Napatingin si Steve kay Mark na parang baliw na tumatawa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, at ibinaon niya ang kanyang kasakiman para kay Wendy sa kaibuturan ng kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki at sinabing, napakagandang diskarte ang nakuha mo doon, Young Master Zion. Ang lahat ay magpaplano lamang ng mga bagay habang sila ay sumusulong, ngunit tumitingin ka ng ilang hakbang sa hinaharap sa bawat hakbang na iyong gagawin. Kahit na isaalang-alang ang buong probinsya, sino ang mas magaling sa iyo, Young Master Zion? Kung hindi dito sa Brack County, nasa tabing dagat lang ang Marriott Hotel, at may malaking lugar ng sarili nilang pribadong beach. Kahit private beach iyon, basta guest sila ng Marriott Hotel, libre silang pumunta. Doon, kahit na iyon ang kaso, ang kapaligiran dito ay mas mahusay kumpara sa mga pampublikong beach. Magka-holding hands sila at naglalakad sa dalampasigan. Hinubad ni Wendy ang kanyang sapatos. Ang kanyang makatarungang mga paa ay tumuntong. Sa dalampasigan na basang-basa ng tubig, nag-iiwan ng bakas ng mga yapak. Ang mga alon ay humampas sa dalampasigan ngunit hindi umabot sa mga paa ni Wendy. Ang malamig at kapanapanabik na karanasan ay nagpawi ng ngiti sa mukha ni Wendy na hindi kailanman napawi. Napakasarap ng hangin dito, sabi ni Wendy na naaantig. Binitawan ni Jasper ang kamay niya, hinayaan niyang tumalon-talon si Wendy habang humahakbang sa alon. Nakangiting sagot niya matapos siyang marinig, kung gusto mo ito, pipili tayo ng tahimik na lugar, bibili tayo, at magtatayo tayo ng holiday villa doon. Tumagilid ang ulo ni Wendy at tumingin kay Jasper. Sabi niya, bakit ka parang isang taong yumaman sa isang gabi? Bibili ka lang ng lahat ngayon. Hindi ka naman ganyan dati. Ito ay ang panahon ng pagsisimula ng isang negosyo dati, kaya ang bawat sentimo ay kailangang gumastos ng maingat. Pero ngayong mayroon na tayong kaunting puhunan, dapat nating pagbutihin ang ating buhay. Ano ang silbi ng kumita ng napakaraming pera kung hindi mo ito ginagamit para ay enjoy ang buhay? Umiling si Wendy matapos marinig ang tugon ni Jasper at sinabing, ayoko. Walang kahulugan ang pagtatayo ng holiday villa. Sapat na kung pumupunta tayo dito paminsan-minsan para sa isang paglalakbay. As long as you like it, sabi ni Jasper na may matamis na ngiti. Umikot si Wendy at naglakad paatras. Sinulyapan niya ang mga bakas ng paa niya sa dalampasigan habang hinihila si Jasper, pilit niyang hinubad ang kanyang sapatos. Hinding-hindi tatanggihan ni Jasper si Wendy sa isang walang kwentang issue. Agad niyang hinubad ang sapatos at medyas bago naglakad-lakad sa dalampasigan kasama si Wendy. Dahil dito, ang dalampasigan ay may mahabang trail na binubuo ng dalawang pares ng malaki at maliliit na bakas ng paa. Magiging taglamig pagkatapos ng ilang buwan. Maglakbay tayo sa Capital City sa darating na taglamig, biglang mungkahi ni Wendy. Kahit na labis na nagulat si Jasper sa mungkahi na ito, nakangiti pa rin siyang sumagot ng, oo naman. Umili tayo ng oras kung kailan umuulan at bisitahin ang Forbidden City, mahinang sabi ni Wendy. Hindi niya kailanman sasabihin kay Jasper na narinig niya mula sa iba na ang sinaunang palasyo ay tinatawag lamang na Forbidden City kapag umuulan ng niyebe. May alamat na kung ang isa ay sumama sa kanilang mahal sa buhay at lumakad sa paligid ng Forbidden City sa ilalim ng niyebe, nang walang nakakaalam nito, sila ay magiging matanda. Nang magkasama,
Pagkatapos nilang mapagod sa paglalakad, humiga sila sa mga lounge chair na nakalagay sa beach malapit sa hotel. Inutusan nila ang mga waiter na bigyan sila ng inumin. Parehong nakahinga ng maluwag sina Jasper at Wendy. Ano ang plano mong gawin sa dalawang kasuklam-suklam na tao? Sa tatlong araw, papaluhod ko silang dalawa sa harap mo at aaminin ang kanilang mga pagkakamali. Si Jasper ay hindi kailanman isang taong nagsisinungaling. Ganoon din kapag ginagamot niya ang sinumang babae. Paluhod daw niya pareho sina Steve at Mark kay Wendy at aaminin ang kanilang mga pagkakamali. Dahil sinabi niyang mangyayari ito sa loob ng tatlong araw, tiyak na hindi ito mangyayari sa ikaapat na araw. Madaling araw pagkatapos magising sa hotel, pareho silang bumaba para mag-almusal. Agad silang nagtungo sa opisina ng JW Real Estate na matatagpuan sa Brack County. Sa pagdating ng dalawang malalaking boss, hindi nang ahas si Mr. Lambert na magsayang ng kahit isang segundo. Agad niyang pinuntahan ang lahat ng manggagawa sa kumpanya para sa isang pulong. Gayunpaman, hindi kailanman nagustuhan ni Jasper ang pagkakaroon ng mga pagpupulong ng madalas. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang awtoridad. Bilang boss at ang karamihan sa mga manggagawa ay nagpatuloy sa kanilang sariling mga gawain na naiwan lamang si Mr. Lambert at ang kanyang dalawang katulong. Ang tatlong taong ito ay karaniwang binubuo ng Departamento ng Pamamahala ng Sangay na Kumpanya ng JW Real Estate sa Brack County. Sa totoo lang, kahit na alam ng pangunahing kumpanya na ang proyekto sa Brack County ay hindi madaling gawin, hindi pa rin kami nasiyahan sa iyong pag-unlad sa pagtatrabaho. Umupo si Jasper sa upuan ni Mr. Lambert at sinabi, nagpalitan silang tatlo ng takot na takot. Natingin sa isa't isa at sabay na nagsiwalat ng mapait na ngiti. Ginoo, Plain, may mga paghihirap din talaga kaming kinakaharap. Ang pangunahing dahilan ay ang Brack County ay isang espesyal na lugar, at ang aming trabaho ay nahaharap sa isang malaking pagtutol, sabi ng isa sa mga katulong habang nakaramdam ng pagkaagrabyado. Kung hindi ito isang mahirap na gawain, pagkatapos ay sabihin sa akin, bakit ako dapat gumastos ng ilang beses na higit pa upang bayaran kayong lahat ng mas mataas na sweldo kaysa sa isang karaniwang empleyado na magtrabaho para sa akin? Tanong ni Jasper. Ang tanong na iyon ay hindi nakapagsalita sa kanilang tatlo. Si Wendy na nakaupo sa tabi nila ay matamang nakatingin kay Jasper. Napagtanto niya na sa sandaling ito, napakagwapo ni Jasper. Alam ko na ang pinakamalaking hadlang para sa proyekto sa Brack County ay ang all-around obstruction ng lokal na pamilya ng Zion. Para sa inyo, ito ay talagang isang kritikal na issue. Mr. Lambert, nabalitaan ko na dati kang pinagbantaan ng mga blades sa opisina. Mabilis na tumango si Mr. Lambert at sinabing may mapait na ngiti, ito ay talagang parang isang edukadong tao na nakabangga sa isang walang awa na nilalang. Walang logic ang maaaring pumasok sa kanilang isipan. Hindi lang ako, ngunit maraming tao ang nabantaan din, parehong diretso sa mukha at sa mga anino. Binalaan din nila. Kami na kami ay mga manggagawa lamang, at hindi na kailangang ilagay sa panganib ang aming kaligtasan para sa kapakanan ng isang trabaho. Malamig na sinabi ni Jasper, taong 2000 na ngayon, ngunit mayroon pa rin mga tao na gumagamit ng gayong walang awa na mga pamamaraan upang patakbuhin ang kanilang negosyo, at talagang natulala kayo dahil dito. Maaari kong sabihin sa inyo na nagtatrabaho kayo sa JW Real Estate, kaya ang JW Real Estate ay magiging pananggarin ninyo. Ang sinumang gumagamit ng mga underhanded na pamamaraan ay labag sa JW Real Estate, at hinding-hindi kayo hahayaan ng JW Real Estate na magdusa sa anumang pagbabanta. At kung sino man ang talagang magsasapanganib at magdulot ng anumang pinsala sa sino man sa inyo, tiyak na tatubusin ng JW Real Estate ang hustisya para sa inyong lahat kahit na mawala ang proyektong ito. Napaka-impluensya ng pagsasalita ni Jasper. Ang kanyang boses ay hindi ganoon kalakas, ngunit ito ay may kasamang panghihikayat. Nagkatinginan si Mr. Lambert at ang dalawa pang tao bago sabay na tumango. Ginoo, Plain, naniniwala kami sa iyo. Dahil sinabi na ni Jasper, panatag na ang loob nila at naaliw. Ilan ang mga lokal na tagapagtustos ng materyales sa gusali sa Brack County at alin ang nakikipagtulungan sa JW Real Estate? Tanong ni Jasper, isang assistant manager na may apelyidong Wood ang pangunahing namamahala sa aspetong iyon at mabilis na sumagot.
Ang lokal na merkado para sa industriyang ito ay pangunahing binubuo ng Ambition Corporation at Future Industries. Ang dalawang kumpanyang ito ay binubuo ng 70% ng merkado ng mga materyales sa gusali. Ang nakikipagtulungan sa amin ay ang Ambition Corporation, na ang kakayahan ay bahagyang mas mahina kaysa sa Future Industries. Future Industries, kuwerba ang apelyido ng amo? Tanong ni Jasper. Tumango si Mr. Wood. Opo, Ginoo. Agad na mag-set up ng appointment para makipagkita ako sa boss ng Ambition Corporation. Sumagot kaagad si Mr. Wood pagkatapos marinig ito, umikot at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ano ang kondisyon sa site? Tumingin si Jasper kay Mr. Lambert. Sagot ni Mr. Lambert na may kaunting awkwardness, hindi natatapos ang demolition work dahil sa kakaunting pamilyang tumatangging lumipat. Noong una, naisip namin na magsimula sa paglalagay ng pundasyon kung saan natapos na ang mga demolisyon, ngunit dahil sa mga hadlang araw-araw, hindi rin kami makakapagsimula dyan. Nangangahulugan nito na ang site ay nagpapakita ng paghinto sa trabaho at kailangan kong masaksihan ang lahat ng uri ng cash outflow araw-araw. Mahina hong tanong ni Jasper. Mapait nang umiti si Mr. Lambert at tumango. Nang inag ang katawan ni Mr. Lambert sa takot nang mapansin niyang nanlamig ang tingin ni Jasper. Alam niyang kapag ipinagpatuloy niyang hindi kontento si Jasper, ibibigay ang kanyang posisyon sa ibang tao. Ang JW Real Estate ay nasa yugto ng pagbuo ng kumpanya nito, at ang mga benepisyong ibinigay ay mas mahusay kaysa karaniwan. Kung siya ay tinanggal ng JW Real Estate, tiyak na hindi rin siya hahawak ng anumang posisyon sa Schuler Group. Dapat niyang tandaan na ang taong nauna sa kanya ay manugang ng Schuler Group. Si Wendy lang ang anak ng chairman, ibig sabihin, magiging boss niya ang kanyang manugang. Hindi niya kayang masaktan siya. Ginoo, Plain, ito ang ulat sa negosyo ng pamilyang Zion na pinagsama-sama ko kahapon pagkatapos kong umuwi. Hindi ako sigurado kung ito ay magiging kapaki-pakinabang ngunit mangyaring tingnan ito. Lalong gumanda ang ekspresyon ni Jasper nang makita niya ang ulat na maingat na iniabot sa kanya ni Mr. Lambert. Ang ubod ng negosyo ng mga Zion ay ang paggawa ng mga barko. Tiningnan ni Jasper ang ulat sa kanyang mga kamay, at ang kanyang tingin ay nagpapakita ng mga palatandaan ng interes. Oo, Mr. Plain. Ang Brack County ay isang lungsod sa tabi ng dalampasigan. Hindi nakakagulat na ang industriya ng paggawa ng barko ay mas advanced. Si Old Master Zion ay orihinal na isang teknisyan sa pambansang pabrika ng paggawa ng barko. Nang maglaon, nag-isa siyang magtrabaho sa karagatan, at unti-unting naging mas mahusay ang kanyang negosyo. Bumili pa siya sa paggawaan ng pambansang paggawa ng barko. Sa ngayon, ang pangunahing negosyo nila ay mula sa pakikipagtulungan sa malalaking kumpanya sa Harbor City. Taon-taon, makakatanggap sila ng mga order na gumawa ng ilang barko. Narinig ko na ang isang barko ay madaling kumita ng 10-10 milyong kita. Adding to the usual maintenance, it's all under them din. Sa isang taon, sa pamamagitan lamang ng kumpanyang ito ng paggawa ng barko, maaari silang kumita ng toneladang kapalaran. Ito rin ang batayan ng seguridad sa pananalapi para sa pamilyang Zion. Magiliw nang umiti si Jasper at sinabing, kung sila ay mula sa ibang mga industriya o kung hindi sila nagtatrabaho sa malalaking kumpanya sa Harbor City, maaaring tumagal ng ilang oras upang talunin sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Mr. Lambert. Siya ay gumagawa ng hula sa loob. May koneksyon ba ang manugang na ito sa Harbor City? Sa pag-iisip na iyon, ang impresyon ni Mr. Lambert kay Jasper ay nagiging mas misteryoso siya. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng pagkatok sa pinto. Si Mr. Wood kanina, Ginoo. Dumating na si Lane, ang boss ng Ambition Corporation, si Xavier Johnson. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay, sinenyasan si Mr. Lambert at ang iba pa na lumabas ng opisina. Sabi niya, payagan si Mr. Johnson na pumasok. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang medyo may edad na lalaki na may prestihiyosong pangangatawan habang naglalabas ng dominanteng aura. Bakas sa mukha ni Xavier ang pagtataka nang makita niyang napakabata pa ng amo ng JW Real Estate na si Jasper. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon,
Inayos niya ang sarili at magalang na sinabi, "Nice to meet you, Mr. Plain. Ako si Xavier mula sa Ambition Corporation." Umiti si Jasper at bumangon. Nakipagkamay siya kay Xavier at pinaupo. Si Jasper ay hindi estranghero kay Xavier. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kumpanya ng mga materyales sa gusali ni Xavier ay umalis sa Brack County at naging numero unong tagapagtustos ng mga materyales sa gusali sa buong lalawigan. Gayunpaman, ang tunay na dahilan kung bakit siya sumikat ay ang kanyang pamilya ng tatlo ay biglang sinalubong ng isang nakawan ng ang kanyang negosyo ay nasa tuktok nito. Lahat silang tatlo ay pinatay. Pagkatapos, ang kanyang kumpanya ng mga materyales sa gusali ay minana ng isa sa kanyang matalik na kaibigan. Nagkataon, ang matalik na kaibigan ni Xavier ay napunta sa apelyido ng Quer. Oh,